loans, lahat ng pagkakautang, pati yung principal loans, principal na pagkakautang, lahat na yon deleted na. Wala nang babayaran. Yung good news, mga kababayan, itong balita galing sa Manila Standard, sabi rito, PBBM clears farmers, land debts, says Recto. Di ba? Pati yung dating dilawan pong si Senador, dating Senador Ralph Recto, ngayong congressman ng Batangas, kaalyado na ngayon ng ating Pangulong BBM. Magaganda na yung sinasabi. Ayos? Anong pakiramdam po, mga dilawan? Sumama na po kayo sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibangon yung kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino, lalo na po ito mga the poorest of the poor na sinasabi. Kaya ito siya, sabi rito, President Ferdinand Marcos Jr.'s first social legislation will free 600,000 farmers from debts in acquiring agrarian reform lands whose combined area of more than 1.17 million hectares is 277 times the size of Manila. Imagine, dinilit na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos through this legislation na ipinapasa sa Kongreso po. Madaling sabi, wala na yung mga pagkakautang. In-erase na, deleted, written off. Sabi po ni Congressman Ralph Recto, the said House Deputy Speaker in Batangas Representative Ralph Recto is stressing this is emancipation of massive scale. Kita ninyo? From the number of beneficiaries to the amount to be condoned anya. First time po ito na mangyari sa lumipas na mga administrasyon, hindi po ito hindi nila ito naisip, hindi nila ito ginawa. Only this time, sa panahon, mga kababayan, ng ating Pangulong BBM. So sabi po ni Recto, the impact niya will also be huge. It financially emancipates the farmers while freeing resources that can be used to achieve food security. So talaga pong seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mabago yung kalagayan ng ating mga mahihirap na kababayang Filipino. Kumbinsido, maski si Recto po, dilawan. While the 57.5 billion in loans up for write-off may seem big, but if you break it down per farmer, per hectare anya, it is small compared to other government spending. On a per hectare basis anya, paliwanag direkto, the average debt to be forgiven, patatawarin na po, is 49,000 pesos man lang po. Kung titingnan ninyong maigi, that is a fraction anya of the current selling price of less than a square meter of condominium in Metro Manila. You see? On the other hand, sabi po ni Recto, every farmer who qualifies will get an average debt relief of 94,000 pesos. Sabi po ni Recto. Recto said, if corporations anya and high-income individuals nga have gotten tax breaks from recent laws is slashing income tax rates, then bakit naman anya hindi natin ito gawin sa ating mga farmers and get the same reprieve involving far smaller amounts? Tama naman po yung argumento, mga kababayan ni Recto. May mga multi-billionaires nga po na nagkautang sa umutang sa land bank yata, yun o DBP.
Pagkatapos, three night off, what? Wala nang utang, dinilit lang. Ang dami niyan. Itanong ninyo sa mga Lopezes. Naging controversial siya several years back, mga kababayan, several years ago. Kaya sabi po ni Recto, we have allowed power sector obligations to migrate as national debts. If we have pursued a debt forgiveness strategy for many troubled companies, why not one for poor farmers? Pinatawad nga natin anya, naging national debt yung mga inutang ng mga big corporations. Pagkatapos, itong mga farmers, hindi natin pwedeng gawin. Tama po si Recto. At tama po itong legislation agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi niya, we have forgiven bigger debts by a few in the past. This one, with a lesser amount, is owed by many, sabi po ni Recto. Recto said the bill emancipating agrarian reform beneficiaries from financial burden by condoning all principal loans, lahat ng pagkakautang, pati yung principal loans, principal na pagkakautang, lahat na yon deleted na, wala nang babayaran yung mga farmers natin. Unpaid amortization in interest and exempting payment of state tax on agricultural lands awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program is up for President Marcos Jr. signing. Ano kayo ngayon, mga militant farmers? May masasabi pa kayo? Baka may reklamo pa kayo? Lagi naman anyang may reklamo yan, Mr. Maravillas. At yung mga nagre-reklamong so-called farmers, hindi man talaga sila mga magsasaka, kundi mga magrarally. Hindi man po engaged sa farming, hindi man nagtatanim ng palay, kundi yung mga tinatanim po nila, mga kababayan, placards sa mga kalsada, hindi man po sa mga bukirin. So anyway, maraming salamat kay Congressman Ralph Recto na kahit po ay matagal kayo na naninilaw. Butit ngayon nakikipagtulungan na po kayo. Pag ganyan yung pag-uugali ninyo po, malamang pag 2025 makabalik po kayo sa Senado. Di ba? Yon ang pwedeng maging ganti ng mga mamamayang Pilipino sa mabuting ginagawa ninyo ngayon para sa mga mahihirap na magsasakang Pilipino. Ayos. Yan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto lang ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.